Draymond Green, mga idol, very confident nga sa kanyang team na Golden State Warriors. Sa interview pa nga nila ni JJ Redick, sinabi niya na mapapanalo nga daw nila ang 3 out of the next 4 championships sa NBA. Bukod pa nga sa championship nila this season, mga idol, dadagdagan pa nga daw yan nila Draymond Green ng 3 pa. Ibig sabihin, para sa kanya, 7 rings ang mapapanalo na nila nila Stephen Curry at nila Klay Thompson. Hindi naman masamang mangarap, mga idol, at ang pangarap ngang yan ay may posibilidad. Nakita naman natin this year, mga idol, di ba? At kung ipagpapatuloy nga ng Golden State, mga idol, ang kanilang magandang paglalaro ay baka naman may chance talaga itong ang team ng Warriors ng 3 more championships. Pero isa nga, mga idol, ang sigurado dyan, mahihirapan ang team ng Golden State Warriors itong si Klay Thompson, Curry, pati na rin si Draymond Green at si Vin nga ito. Isang malaking challenge nga ito, lalo na, mga idol, medyo may edad-edad na rin sila at hindi na nga rin ganon kabata. Pero hindi naman natin sinasabing imposible nga ito para sa team ng Golden State. Ano bang masasabi nyo dito sa pahayag ni Draymond Green, mga idol? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At sa ating next balita ay nagtaas nga ng presyo ang team ng San Antonio Spurs sa anilang all-star point guard na si Dejounte Murray. Ngayon daw ay 4 first round picks na ang kanilang hinihingi sa mga NBA teams na gustong ang kuhanin itong si Murray. Alam naman natin na ang Hawks ay very interested nga sa kanya, pero hindi natin alam kung gusto ba ng Hawks na mag-give up nga ng 4 na first round picks para lang dito kay Murray. At sa bagong presyo nga ng Spurs kay Dejounte, mga idol, ay siguradong mawawalan na rin ng interest ang ibang mga NBA teams na gusto nga siyang kuhanin. Dahil sigurado, napakadami nga nitong 4 na first round picks para lamang kay Dejounte Murray. Pang superstar level na rin kasi, mga idol, ang ganyang ang trade assets. Pero anyways, mga idol, next balita, Lakers, interesado na nga rin kay Blake Griffin. Free agent na kasi siya ngayon, mga idol, at sa team nga ng Brooklyn Nets ay hindi siya masyadong pinapalaro. Kaya parang mas less interested na bumalik si Griffin sa team ng Nets. Kaya ang team ng Lakers ay interesado na rin kunin itong si Griffin. Pwede nga nila kasing palaroin ito kasama ni Anthony Davis bilang ang sentro. Alam naman natin na parang ayaw nga ni AD na maglaro sa center position. Kaya nga si Blake Griffin ang magandang makuha din ng Lakers ngayong offseason. Pero anyways nga, mga idol, sa ating panghuling balita na ito nga si Stephen Curry pinangunahan ng buong NBA pagdating nga sa highest paid players next season, kung saan kikita lang naman siya ng 48.1 million US dollars. Pangalawa itong si James Harden, 47.4, Russ, 47.1 at itong si LeBron James, 44.5. Masasabi nating worth it para kay Stephen Curry ang ganyang salary. Pero pagdating nga, mga idol, kay Harden at pati na rin kay Russ ay medyo questionable nga ang ganyang kalaking salary base sa kanilang naging performance nga last season. Pero wala na rin magagawa ang mga teams nila, mga idol, dahil nasa kontrata yan at kailangan nilang sundin. Pero anyways, mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!